Hello guys, good day sa inyo. Asama ko ang Serrano family, Sir Joseph. Hello. Si Sir, si Tatay, si Baby, at saka si Ma'am Joanne. Ma'am, kamusta naman yung naging transaction natin, Ma'am? Maganda po dito sa Mitsubishi Caloocan. Kung gusto nyo po, or mag-inquire po kayo, mag-inquire lang po kayo kay Sir JM. Napaka-approachable po nila, tsaka mabait. I-assist po talaga nila kayo hanggang sa mailabas nyo po yung unit. Very good. Yun. So guys, kumuha sila sa atin ng Mirage G4 GLX Automatic. Eto na to, mga ano natin sa Cavite. So thank you sir. Thank you ma'am, thank you, congrats. Ingat po. So may question kayo regarding G4, message nyo lang ako, re-release natin yan. Thank you. Mabilis ang release. Hello guys! Good morning sa inyo. This is JM Bunagan, your sales executive dito sa Mitsubishi Caloocan. So in this video guys, magre-release tayo ng Mirage G4 GLX Automatic 2024. Kulay na nakuha ng client natin, titanium gray metallic. So guys, samahan nyo na naman yung buong araw ko, magre-release tayo ng Mirage G4 today. Client natin na si Ma'am Joanne Serrano na taga Cavite. So guys, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mong kakalimutan mag-like, subscribe at hit mo na notification bell para updated kayo sa mga promos natin sa Mitsubishi. Thank you guys, ingat. Good morning, sir. Signing ng contract, may ba? Oh sir, start natin yung demo ng unit natin sa locks ng doors and windows. Okay. So ito sir, yung locks ng doors, naka-centralize po siya sir. Pindutin mo sir. Yan, narinig mo, nag-lock po siya. Then, pag-unlock po, pwedeng direct na po dito, hilayan nyo po to or pindutin nyo po ulit. Yan sir, nag-unlock po siya. Then sir, yung sa tint natin, as of now, basa pa yung tint. Pagda po muna natin baba yung bintana sir ha. Lock lang po natin. Ito po yung lock, tapos ito po yung controls ng windows mo sir. Apo. Tapos sir, sa steering natin, ito po, electric power steering. So mapansin mo sir, malambot. Malambot siya. Ito po yung adjustment, natitilt po ito sir. So dito sa pwede mo ibaba, pwede mo itaas. Pero mas okay ata yung sa taas sir na. Kasi medyo long-legged ka. Then ito po yung sa audio controls natin sir. Pag naka-bluetooth po siya, meron po tayong sagot ng tawag, decline ng tawag. Ito po yung lipat ng channel ng radio, ng music. So ito po yung balik, ito po yung hina ng volume, ito po yung lakas ng volume. Nakikita niyo naman so. Then meron po tayong voice command dito. So itong voice command, pag naka-connect po yung cellphone natin sa ano sa charging port, ano po siya, magda-download po siya ng Android Auto or Apple CarPlay. May cord po ba kayo para matesting natin? Wala po kayong cord. Pero explain ko na lang po ha. So ito, pag naka-connect po yung cord po natin at may Android Auto po tayo at gusto nating mag-waste, so kiklik mo lang to, lulong press mo lang, tutunog po siya. Magsasabi ka lang po ng destination, magsiset na po siya ng destination. Ah, ganoon. Yes, sir. O kaya automatic na. Yes, sir. Pag naka-connect naman po, pwede ka nang sumagot dito ng tawag, pwede kang mag-decline ng tawag. Kunyari, sir, may tatawagan po kayo, pwedeng dito na lang din po. Basta naka din, so yes po, naano po siya ng Google. Then sir, ito yung hazard po natin. Then ito po yung sa touchscreen monitor po natin. Ito po yung home, FM, AM, Bluetooth. Yung Bluetooth po natin, yung password po niya, makikita nyo po pagka kinonect nyo yung cellphone nyo. Automatic. Yes po. Then may sagot po tayo ng tawag dito sir.
then back po, then ito po yung sa ano po, volume. Lakas, hina. Pagpapatayin po natin long press lang. Okay. Pagbubuksan po long press. Long press. Yes, sir. Tapos yung ano po yung ilaw, sir. Ito po yung day, night. Yung auto na lang po natin para pag na-sense niya na medyo madilim na, magdidim na po siya. Para yes, dito po. Yun sa dito po yun sa Android Auto. Ay sa touchscreen monitor po natin. Then yung ano po yung ito po yung touchscreen monitor po natin. Yun nga po pag kami Android Auto po tayo. Ano po yun sir? Yung mga apps na sa cellphone mo na applicable dito magagamit mo. So yun nga po yung mga calls, yung mga Waze nandito po, Blue YouTube nandito po. Pero ano lang sa YouTube Music lang. Spotify nandito rin po yun. So sir, ito po yung sa temp natin. Ayan, nasa pinakamalamig na po siya. Then blower. Or ito yung pinakamalakas sir. Pagpapatayin mo yung engine sir, lagay mo lang sa off tapos patayin mo. Huwag mo na lang ano sir, kaugalian na pag papatayin mo, iiwanan kasi para hindi masira air. Then po, yes sir, defogger po sa likod. Pagka medyo may fog. Tapos kung saan po nakatutok yung aircon. Pagka may fog, i-on lang siya. On mo lang siya sir. Ayun po yun yung mga wire sa ano. Okay. Sa likod. Ah, okay, para hindi siya para nakikita niyo po yung likod niya. Tapos po ito, pag nakatutok po yung blower sa paa at sa katawan, ito sa paa lang po. Pero most likely sir, dito lang siya sa katawan. Then pagka gusto niyo papasukin yung hangin, lagay niyo lang po. Pero dito sir, medyo mausok sa Metro Manila eh. Pag probinsya na lang po kayo. Sa camsor sir. Tapos ito po igniter po natin. Pwede nyo po ikabit dito yung dashcam na binigay ko. Plug and play lang naman po yan. Tapos po, ito po, yung ano po, charging port po natin. Then sir, nandito po yung manual. Fever na sinipag kayo sir. Ito medyo makapalang. Pero kung may question kayo, pwede nyo po ako i-message. Po. Tapos sir, ito po sa transmission natin. Park, reverse, neutral drive. Saka yung engine brake po natin. Yung engine brake sir, pagka medyo ano pa akyat ka at saka pababa po. So ilagay mo lang siya, sir. So parang naka ano ka sir, naka primera ka sa ano. Primera ka sa ano sa manual. Pa-on at pababa. Pagka medyo nahihirapan po yung makina. Okay. Balik lang natin sir. Then po sir yung jack natin nasa ilalim, makikita mo yung po diyan, yung kulay itim. Okay. Ano siya yun di Opo, di ikot sir. Tapos sir, ito po yung tools natin. Ito yung pagka, ano po, siraan po tayo. Then po yung mga, ano po natin, yung docks po na binigay ko po sa inyo. Ma'am, pwedeng pahiram po yung mga docks na binigay ko po. Explain ko lang po further. So ma'am, ito po yung docks, yung sales invoice. So, ito po, nandito po yung ano, yung name po natin. Yung, sige sir, lagyan mo lang po dyan. Yung unit details at saka yung address po natin. 2024, Mirage G4 GLX, automatic, titanium gray yung kulay. So, ang coding po natin is Friday. Ito yung... Oo, yung zero, sir. Oo, i-disregard mo itong ano, sir, yung letter dito. So, ito po, lagay ko lang po dito. Yung ORCR po natin, 2 weeks to 3 weeks. Minsan, umabot po ng 4 weeks yung ano, ORCR. Pero, isisend na lang po yung direct po sa inyo. Pero, most likely, pag 2 weeks, nagsisend na po sila ng OR. Yung base sa mga client ko ngayon, nagsisend na po sila. 2 weeks pa lang. Bago mag 2 weeks, may OR na po sila. So, tapos po, yung mga, ano po, yung mga kasama po dun sa package na, ano po natin, una po yung insurance. So, yung insurance natin is comprehensive po, magagamit din natin sa third party, if ever na makabangga po tayo. Wag naman po sana. Okay. Then po, with acts of God din po yun. So, pag nabagsakan ng puno, binahalindol, kasama po yun, sir. Sa cover pa rin po siya. Then po, yung register natin na 3 years, LTO, kasama po yun. Then, kasabay po nun, sir, yung 3 years natin na TPL. So, TPL naman po, yun naman po yung magko-cover if ever na makabangga tayo ng tao. Huwag naman din po sana. Then po, yun po, yung next naman po natin pag-usapan, sir, is yung sa warranty at sa service. So sa warranty po natin, ang standard na warranty po, 100,000 kilometers or 3 years. So whichever comes first. So pag nauna yung 100,000 kilometers, wala pang 3 years, wala na po yung warranty. So pag nauna naman po yung mileage at hindi ka pa umabot ng 3 years, wala na din po yung warranty.
So since na dito ka bumili sa amin, sir, sa ibang Mitsubishi po kasi hanggang 3 years lang yung warranty. Pero dito sa atin, sir, ano po tayo, bibigyan ko po kayo nito, extended warranty po, privilege lang po yun dito. Sa Union Motor at Peak Motors, magiging 5 years po yung warranty po natin. So nadagdagan po siya ng 2 years. So lagay ko lang po ito dito, sir. Then po, yung sa change oil naman po. So yung change oil po natin, ang unang change oil po natin is first 1,000. Ang susunod po nun, every 5 na po, 5,000, 10,000, 15 hanggang ma-reach po natin yung 100,000 kilometers. So pag nag first 1,000 po tayo, dadalhin lang po natin pinakamalapit na service sa atin. Kahit any dealership po, pwede po tayo magpa-service, basta dala lang po natin tong booklet po natin. So first 1,000 po, pupunta po tayo doon, check po yung unit, change oil po. So may coupon po tayo na free labor. Ito, sir, yung free labor natin hanggang 5,000 magagamit mo any branch po ng Mitsubishi. Pero sir, kung sakaling magka 10,000 ka na at doon ka pa rin nagpapaservice, hindi na po free yung labor natin pag nag 10,000. Pero pag dito ka magpapaservice sa atin, sir, or any branch po ng Union Motor or Peak Motors, bibigyan ko po kayo ng PMS Plus, ma'am. So ito po, yung ano natin, yung free labor natin, yung 1,000 kilometer hanggang 20,000 kilometer na po or 2 years. So basta ano lang po yun, Union Motor at Peak Motors na ano lang po, dealership. Yung mga dealership naman po, makikita po natin dito sa bandang likod. Ang pinakamalapit po sa atin is Manila Bay, Peak Motors Manila Bay. So pag nag 10,000 ka na, sir, at gusto mong makatipid, kung gusto mo dealer pa rin yung ano, yung service natin, pwede kang magpunta doon para free yung labor. Ito lang po ipapakita natin, sir. PMS Plus Manila Bay. Yes, sir. Tapos po, andito, sir, yung mga warranty po natin. So sa warranty po natin, meron po tayong tinatawag na separate warranty. So yung warranty nung engine po, hiwalay po siya sa warranty nung electrical at saka nung mga ano po, accessories. So yung engine natin, sir, ang warranty po niyan is ayun nga po, yung 100,000 kilometers or 3 years naman po yung sa engine. If ever na magpapa-change oil po tayo sa labas, sa Caltex, Petron, Uni Oil, ma-void po yung warranty nung engine. Pero may warranty pa rin po siya sa mga accessories, sa ano po, sa wiring meron pa rin po. Then, sir, pagka sa wiring naman po, ang ano, ang warranty po natin doon is 1 year. Ngayon, sir, pag nag-cut po tayo ng wire, ma-void po yung warranty ng wiring natin. So pag kunyari, sir, nagpakabit tayo ng fog lamps, nag-cut ng wire, ma-void po yung warranty ng yung electrical, pero nandoon pa rin po yung warranty ng engine. So ganun yan, sir. Sa ano naman po, accessories po natin, sir, is 3 years. May maano ka nga sa parts noon, mawala lahat. Alin man to sa parts niya. Yes, sir. Pero separate yun, sir, ha. Separate warranty po yun. Then po, meron po tayong tinatawag na anti-rust. Yung anti-rust po natin, yun naman po yung warranty pag nagkaroon ng kalawang. So pag ang kalawang po nanggaling sa labas, papunta sa loob, void po ang warranty. Ibig sabihin may fault po tayo dun, sir. Kunyari, sir, tayo sa aksidente, meron nagkaroon ng damage, tapos hindi agad natin napagawa, pero kailangan na pala ipagawa. Ngayon, umaraw, umulan, sir, nagkos ng kalawang, kumalat yung kalawang pa loob. So wala pong warranty. Pero pa, sir, pag ang kalawang naman po nanggaling sa loob palabas, may warranty po yun. Ibig sabihin, sir, dito po sa loob galing yung ano, yung kalawang. Pero sir, based naman sa ano, 9 years sa Mitsubishi, wala naman po nangyaring ganun. Kasi sir, itong sasakyan natin, 8 deep po nilubog to sa pintura, sir. Naka 8 deep rust proofing po ito. So wala kang magiging worry. Yun lang, sir, pagka yung ano po, yung kalawang nanggaling lang sa labas papunta sa loob. So yun lang naman, sir, yung sa ano natin, sa demonstration ng ano nung G4 natin, sir. If ever na may tanong kayo, sir, yun, tanongin nyo na ako, sir, para masagot ko po. So sir, lagay ko lang po, ha. Oo, nasa likod yung ano, nakamags na din po yun, papakita ko po, okay, sir. May pre-tire na. Bye-bye! Guys, kaya tapos lang ng release natin. Ito yung mga tropa natin. Bumo Boss JM, shoutout po Boss JM, pinang idol na vlogger. Yan. JMB Vlogadags. Sana marami kayong mabenta.
So yun guys, na-release na natin yung unit nila. Maraming salamat po ulit sa Serrano family. Ingat po sila pauwi ng Imus.